Hello mga kapatid, magandang araw. So andito na naman tayo, mag-update lang tayo about sa Ampalaya. Yung Ampalayang in-intercrop natin yung sitaw, no? So medyo malalaki na kasi yung Ampalaya, guys. Kaya i-update ko kayo kung ano yung mga pag-aalaga na gagawin natin dito. So ito yung ito ang episode natin today about sa Ampalaya, and kung paano rin tayo mag-pruning i-share ko na rin po, guys. Pero bago tayo mag-start, gusto ko lang munang batiin lahat, no? Aking mga kamag-anak, mga kaibigan, katrabaho, saan man kayo naroon, shout out sa inyong lahat, no? Balik tayo sa Ampalaya, guys. In-intercrop natin to last January. Oh, January tayo nagtanim ng Ampalaya. So papakita ko sa inyo na matataas na siya. So tara, guys. Ito na. So hello mga lods, welcome back. Ito na yung Ampalaya natin na in-intercrop. Ito yung mga Ampalaya, guys. Ito, then ito naman yung sitaw. Ito naman yung sitaw, dito yung sitaw natin. Ito yung sitaw. Itong sitaw natin halos patapos na to, pero may nakukuha pa rin naman tayo. Kaya paano namumunga pa rin dito sa Ampalaya natin. Trails talaga ng Ampalaya ito. Ginamit lang natin sa sitaw habang hinihintay natin yung Ampalaya. So nailagay na rin natin lahat ng mga twine para sa Ampalaya. So pagkatapos itong sitaw, pwede natin tanggalin to. Siguradong nasa taas na yan yung Ampalaya na yan. So ito na yung Ampalaya natin, guys. Ito na. So kahit papaano okay naman siya, malago naman siya. So kasi makikita natin dito sa dahon, lalaki ng dahon. Ito yung dahon niya, ang lalaki. Halos isang kamay ko na yung kalalaki niya. So dito sa dahon mapapansin natin na malago siya, no? Malago siya. Na-applyan na rin natin to ng calcium nitrate. Kinalsyum na rin natin siya para matibay siya sa anumang sakit. Kasi uso rin sa mga Ampalaya yung pangungulot. Kapag nangulot yan, wala na. Hindi na yan makakapagbigay ng bunga. Kaya habang bata pa siya, bigyan na natin siya ng protection, calcium nitrate, no? Nadiligan na rin natin to ng fungicide kasi nagkasakit to bago natin siya na-transplant. Nagkasakit siya na nung na-transplant natin, kaya buti lang naka-recover. Ito na siya ngayon sa taas, nakakyat na siya. So ang gagawin natin to sa pagpo-pruning, itong bandang ilalim hanggang bewang, itong mga sanga sa pababa, ito yung mga tatanggalin natin. Magpapatuloy na tayo dito sa may bandang dibdib. Dito. Ayan siya. Yung mga nasa baba, itong mga to, tatanggalin natin mga to. Para makapag-concentrate yung vitamin sa taas. So itong mga sanga, magpapatuloy tayo dito sa bandang dibdib. Dito tayo magpapatuloy. So hindi masasayang yung mga sanga na yan kasi mabibenta natin yan. Yung mga talbos, mabibenta natin ito mga kapatid. So ito yung update dito sa Ampalaya natin. Kailan ko ba na itanim to? Last February ko na itanim to, 15. No. First week ng February. So halos one month na siya. Pero ang bilis lumaki. Ayun. So ang lalapad ng dahon, guys. Tingnan natin yung iba. Tingnan natin yung iba, guys. Anim na tudling to.
6 na tudling. Ito yung kabila. Ayan. Dito tayo. Ito, makikita nyo dito. Mataas na. Ito, tatanggalin natin to. Kapag natapos na, total naka-ready na itong mga trellis na natin sa bandang itaas. Ito yung mga tudling. So ito, ang lalapad ng dahon guys. Oh. Lalaki, halos. Halos lapad na ng isang kamay. O halos, oh, kasing laki na ng kamay. Malaki ng dahon. So, ibig sabihin maganda. Sana magtuloy-tuloy. Ang seed na ginamit natin ito ay East West seed, East West seed Mestiza 2F1. So 3 taon na rin tayo nagtatanim ng Mestiza F1. Galaxy sana ang tatanim natin, kaya lang wala tayong mahanap na buto that time, kaya bumalik tayo sa Mestiza. Maganda naman din naman ang Mestiza, marami rin naman siyang bunga kung sakali. Ito, dito na tayo siya magpuprun sa lampas bewang. Itong mga ito patutuloy na natin sa taas, pero itong mga nasa baba patanggalin natin yan. Pero bago natin tanggalin, palakihin muna natin para at least mapakinabangan, pwede natin ibenta. Ayan, ayan yung ano natin, palaya. Ayan, marami pa dun kabila, ganyan din. So yun guys, yung update natin dito sa Ampalaya. Nakapag-apply na rin tayo ng abono rito. Bali, isang sa 16 liters na tubig, 16 liters na tubig nila, hinaluan natin ng calcium nitrate, isang lata ng sardinas. Tapos, isang lata rin ng sardinas ng triple 14, yun yung pinaghalo ko. Yun yung ating kinanaw natin yun, then dinilig natin sa puno. Makakatipid tayo pag kinakanaw natin. Yun lang, tsaga lang. Medyo nakakapagod lang. Unlike dun sa direct fertilization ng gulay, ibabagsak mo na lang. Kaya lang, yung effect nun sa gulay medyo matagalan. May possibility na hihina yung effect nung ano, nung fertilizer, kasi matagal malusaw. Unlike pag kinanaw natin, drenching, ayun, absorb agad ng ugat. Sabagay, yung ugat naman ng Ampalaya ay nandito na. Ito na banda, dito na. So mga 1 foot ng layo niyan, ito na. Ito ugat po. So kahit medyo malayo, ma-absorb pa rin. So yun lang guys, ang ating update dito sa ating mga Ampalaya. No, ito rin yung sitaw natin. Marami pa rin naman siyang bunga. May mga ilan-ilan pa rin naman. Eh kulang lang to sa abono, kaya ano, hindi lang natin siya masyadong nalagyan na ng fertilizer. Kaya tumutulis na siya. Pag matulis na kasi yung buntot, kulang na ito sa fertilizer. Doon natin siya makikitang mahina na yung sustansyang nakukuha niya, kaya yung bunga ng sitaw tumutulis na. So yun, pagkatapos nito, ayan na, okay naman na yung mga trellis natin, kumpleto na yan. So gagapang na lang sa taas yung mga Ampalaya natin. So yun lang guys, maraming salamat. So don't forget to like ang video na to guys, kung sa tingin nyo nakatulong. And I hope ligtas lahat. Maraming salamat. Ingat tayo lagi. God bless us all guys. Bye bye.